Si Lord po ang lahat, tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Paggamit niya sa bawat katauhan ay napakalawak at napakainam. Halina kayo mga minamahal, mainam na ang may liwanag kaysa nadidimlan. Mainam na ang may pagtitibay kaysa marupok. Mainam na ang may kalakasan sa paniniwala at pagtitiwala kaysa nanghihina. Sapagkat saan susuling ang tao, dilikaya'y sino ang hanaping Diyos na totoo. Wala kayo masisiglip, ni wala kayo matutunghayan, matay gagamitin. Ngunit suriin yung ganap ang kanyang gawa, tunay siyang mahiwaga. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya pala, ang pawang katotohanan sa banal na kasulatan na ang bawat kaganapan ang pagtitibay ng Ama doon dinaratal. Kaya nga pala ang mga naglilingkod ay inibat na iibang pag-iisip at kalooban, sapagkat kung hindi nga magkakagayon, paano nila matutupad at magagampanan ang sa kanila'y pag-aatas. Kaya't lahat ng kaibahan sa natural na tao hindi maunawaan nang di makaabot sa kanila. Hindi madama na walang pandamang tulad nila. Kaya't sisinuhin, susuriin, ngunit di nila masuri ang kaloob-looban. Ngunit kung nababatid nyo lamang at mararamdaman nyo lamang ang tunay na kaloob at bihagi ng Ama, masasabi nyong iba nga pala siya. Hindi makukuha sa dasal-dasal lamang, dili kaya'y panalangin ang kabanalan. Hindi maaarok at di maaabot ang tunay na kalooban ng Ama sa panandaliang pagsusuri at pagkakaalam. Sapagkat habang ikay nabubuhay at inaalam mo ang katotohanan, dinaragdagan niya ang iyong karunungan, binabahaginan ka ng ibayong kaalaman. Kaya't halina kayo mga minamahal, huwag niyong pagsawaan ang sa Ama'y hanapin ang kanyang kaukulan upang inyong masumpungan ang tunay niyang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Siyang lakas, siyang tibay, siyang katatagan, ninuman. Mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, tanda ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya ng mga sinasabi sa kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya rin nagbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob.
Pasasaganay niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayo'y dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalim ang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal nila kayong dadalangin dahil sa dakilang Diyos, dahil sa Diyos na walang hanggan, dahil sa dakilang kaloob ng Diyos, salamat sa Diyos, dahil sa walang kapantay niyang pagmamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi lamang bagay ang mabuting kaloob. Maaring ibahagi mo ang iyong pagmamahal. Napasadagganain ang Ama ang pag-ibig mo sa puso mo. Napaunlarin niya ang pagmamahal mo upang maibahagi mo at maipamigay sa kapwa mo kung paanong nararapat. Kaya't hindi lamang sa bagay, doon magsasabing ika'y makakatulong, makapagbibigay. Kung lahat ng tao ay maliwanag ang pag-iisip at tapat ang pag-iisip para sa kaukulang nararapat, lahat ng tao ay magmimiting makatulong, makatupad, makaganap. Sa dapat at marapat, sa tumpak at sapat, upang ang patuloy na may laganap at mapabatid ay ang kahiwagaan, kadakilaan at pag-ibig ng Amang walang maliw. Mga minamahal, ibinibigay niya nga ang karunungan at kaalaman tulad ng binhing butil ng mga salitang banal na kung paano ito'y pagtitibayin sa kaisipan upang lumawak-lumawak ng lumawak ang pangunawa. Halika kayo mga minamahal ko. Mas mainam na ang matibay na nagtitiwala at matatag na maniniwala kaysa mahina ang paniniwala at hindi tapat ang pagtitiwala, sapagkat saan nga ba kayo huhugot ng lakas kundi sa Diyos na walang maliwang liwanag, walang kamatayan at walang tugot sa pagtalim at pagtupad. Sa daigdigang ito, walang ibang Diyos maliban siyan sa kataas-taasan at Diyos na walang maliw magpakailanman. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramenihanam. Parti-partisyon ang bahaging kaloob. Ngunit sabi nga, halimbawa ikay taong nadudulugan, sa'yo kumukuha ng opinyon na mainam ang kapwa mo. Hindi ba't kay sarap ng pakiramdam mo kapag ikaw ang pinaghuhugutan para lumakas ang pagtitiwala ng kapwa mo tao, o isa ka sa nagbibigay tibay para sa kapwa mo tao? Nang sabi nga, hindi lang ang bagay ang mahalaga na maitutulong mo sa isa't isa, kundi kung sa oras na nalilito at nagugulumihana ng kapwa mo, mapapayapa mo at mabibigyan ng kapanatagan ng kaisipan niya, isang bahaging kaloob na magpapasigla at magpapasaya ng loob mo, at doon ay magpapatibay din ng pananampalataya mo. Mga minamahal, iba't iba ang kaloob, iba't iba ang bahagi, iba't iba ang naibibigay ng tao sa lupa. Subalit ang isang Ama, ang tunay na tagapagbahagi ng lahat ng mabubuti at ikabubuti, kaya't kung paano kayo'y pinagkatiwalaan ng kung anong mayroon kayo, naway may pagkatiwalang lubos nyo rin ang buhay na pahiram sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenihanam. Ang mga lingkod, kung misa'y parang susuko na, para bagang kung magkamisan ay, ano ba yan? Wala na bang katapusan? Masasabi mong, ano ba yan? Sunod-sunod naman. Subalit kapag dinatal ng Ama ang tapang at lakas ng loob mo, masasabi mong, Diyos ko, salamat po. Salamat po. Sapagkat sa mga ganitong pagkakataon, doon mo pinakikitang tunay ang pag-ibig mo. Tapat ang magagawa mo. Kaya nga, kung lahat lamang ay magmimiting makapaglingkod, hindi lamang sa paglilingkod na manggamot, mangaral,
kundi maglingkod sa kapwa ng bukal sa puso, totoong galing sa puso. Kayo ring lahat makararamdam na kung anong damdaming nasisiya ng kapwa nyo naglilingkod ng tapat, na mababahagi rin sa inyo ng Ama, yamang kayo nagmimithiring maging ganap sa kanyang pananaw at maging tapat sa kanyang pagmamahal. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nekkaramaniyahanam, buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sa dakong kung saan ay kami nagtungo, may mga aso na sasalubong. Sa dating buhay mo, sinasalubong ka ng aso. Gaganyanin mo. Subalit, ang sabi ng Panginoon ay, tumindig ka lang, masdan mo lang sila, titigil yan at lalayo. Buhay po ang Diyos. Nang tumayo na ako sa may gate, sumasalubong eh, pares na kumakaul, katataba pa naman. Pagkatapos eh, tumigil at nang ano'y bumalik na, pumasok na. Sa palagay mo'y parang hindi ka pinakikinggan ng Diyos kumisan. Sa palagay mo'y kumisan, parang pinabayaan ka. Ba't nangyari ito sa buhay ko? Ba't kaya naghaganap ito? Ngunit kapag natanto mo, nasuri mo, napagnilayan mo, hindi ka pala pinabayaan. Hindi ka pala kailanman nilimot. Nandyan lang pala siya. Kasama mo siya. Handa ang kaloob niya, nakalaan ang bahagi niya, ngunit kilalanin mo lang, tanggapin mo lamang, at huwag mong isipin, mahirap mabigat ang iyong pinagdaraanan. Kundi ang isipin mo, siya'y kasama mo, magaan ang tatahakin mo, maluwag ang daraanan mo, makipot man itong pinto ang papasukin mo. Sapagkat alam mo, siya pala'y karamay mo, siya pala'y kasama mo, ang takbo ng mundo'y iba sa takbo ng kaharian niya. Ang gawa ng tao'y iba sa gawa ng espiritu niya. Kaya't kung lahat ng tao'y ang espiritu niyang mananahan, ang pagkilos at paggalaw nila'y iibahin din naman. Kaya talina mga mahal, inyong pagnilayan, ano ba ang naibigay na sa inyo ng Ama? Ano na ang naihasik niya sa inyo? Maari nga masabi niyo, kayo nagpapakabuti, ngunit ang kapwa nyo'y gayon naman ang ginagawa sa inyo. Subalit kapag naalala nyo kay buti ng Ama sa buhay nyo, mawawala na lahat ang tanong nyo. Sapagkat ang masasabi nyo, mas mainam na ang ako pala ang may ganito kaysa ako naman ang nagpapahirap sa kapwa ko. Mas mainam na ang ako ang napaghuhugutan kaysa akong huhugot ng hinuhugot nila sa akin. Kaya't napakasarap ang sabihin ng Ama sa'yo, anak, magtiwala ka sa akin at pagtiwalaan mo ako. At pagtitiwalaan din kita tulad ng paniniwala mong may gagawin ako sa iyo. Kung minsan parang sasabihin mo, ano ba yan? Sadya bang ganyan? Parang sasabihin mo pa, ano noon, mahal mo ba ako? Kung tunay mo akong mahal, bakit sunod-sunod naman? At pagkatapos, luluhang mata mo, mararamdaman mo, sa pagluha mo'y may gumaan. Yung pala'y loob mong inalo ng Ama mong mapagmahal. Ganyan nga ang buhay. Kaya't kung di masusuri at hindi nyo maunawaan, mahihirapan ang isip, magdadalang isip, mabibigatan ang isip, pati loob ay papasok ang mabigat at mahirap. Kaya't napakasarap sa Ama'y ilagak, ilaan sa Kanya ang hirap at sakit sapagkat Siya ang maghuhulagpos, magsasadyad upang mahawakan mo ang ganap na kapayapaan na tagumpay sa takdang araw. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam. Sadyang ganyan ang buhay. May kapwa ka magpapalakas sa'yo. May kapwa ka magpapahina sa'yo. Naghahatakan sila. Ngayon, susuriin mo naman, sino ba ang tama sa kanilang dalawa? Ang humahatak sa iyo para kay palakasin o ang naghahatak sa iyo para kay pahinain? Sadyang ganyan, dalawang espiritu, isang mabuti at isang masama.
Ngunit kapag ang mabuti ang pinaghari't pinanguna, anumang masamang isip mo, maliliwanagan, mababago, magiging maayos, magiging mabuti, magiging panatag. Kaya naman pinatototohan at sinasalarawan ng Ama, iba siya, kaiba siya. Kaya't kung tunay ang pagsamba mo, tapat ang pagkilala mo at paglilingkod sa Kanya, patototohanan niya, siya palang lakas mo, siyang tibay mo. Kahit kung magkaminsan, parang palagay mo'y ginugupo ka na, sapagkat may ginagamit na pampagupo sa iyo. Ngunit alalahanin mo, siya pala ang katatagan at tunay na lakas ng mundong ito. Hindi pala ang kalaban, hindi pala ang mapangagaw, kundi ang nagbibigay liwanag upang matanglawan ang iyong kaisipan at ika'y magsumakit na makabangon at makaahon sa iyong kaligawan upang matahak mong tuwid na daan at makita mong liwanag niyang alay sa iyong buhay. Mga mahal, sadyang ganyan ang buhay. May nagpapakabuti, may nagpapakasama. Ngunit masarap na ang magpakabuti. Kapag isa kang lingkod, kapag ang iyong kausap ay umiiyak, para bang ikaw ay hindi marunong umiyak? Kapag inaalo mo, sinasabi mong tumigil kang umiyak, lakasan mong yung loob, parang napakatapang mo. Ngunit isa ka rin taong maduwang at naduduwag. Ganyan lang ang buhay dito sa mundo. Kapag nasuri mo, iba't iba nga ang tinatalakay ng mundong ito. Ngunit isa lang ang sadyaran at hangganan ng tao, ang kamatayan pa rin. Kaya't kung lahat ng tao ay gugunitain ang kamatayan nila at paglalaanan ang kararasan nila, sabi ng kapampangan, ang kasasapitan ng Tagalog, alalaumbaga, ang patutunguhan at karaabutan kung siyang paglalaanan, tao, matatakot kang ang gumawa ng kamalian. Kaya't walang dilim na di magliliwanag, walang gusot na di maayos, walang gulong hindi mapapatag, walang mahinang di mapapalakas. Halik kayo mga minamahal ko, hanapin niyong katotohanan, espiritong banal, taglayin niyong tuwiran. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ay, ang buhay. Napakahiwaga ng buhay. Ano po? Nasuri niyo po ba ang buhay? Kumisan, titingnan mo yung tao, parang wala na talagang pag-asang mabuhay, ano? Ngunit kapag nagtiwala kang mabubuhay siya, aasahan mo yung mabubuhay siya, lalakas ang pagtitiwala mong buhay siya. At doon pala, kung tunay nga ang bubuhayin, napaka-imposible man, kakamtin pa rin ang kagalingan. Ganyan lang din ang buhay. Ang buhay pamumuhay. Kapag minasdan mo ang hirap at sakit na yung buhay, para bagang hindi mo na kaya, para kakayanin mo ba ito? Tanong mo sa sarili mo. Ngunit, kapag napakita ng Ama, kaya palang baguhin ang lahat sa iyo, kaya palang magpakatotoo ka, dahil siyang magbibigay ng liwanag sa buhay mo, mawawala pala lahat sa iyo, lahat ng dilim na pumapasok at hahawin niyang lahat ito para magliwanag ka at maging mabuti ang pag-iisip mo. Mga minamahal, walang banal, walang matwid, walang totoo. Lahat ng tao ay nagkamali, nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Subalit, pinakamasarap na alam mo ang kasalanan mo, na kinikilala mo ang kamalian mo, na tinatanggap mong nagkasala ka, na sinusuko mo ang kasalanan mo, na nagsisisi ka sa mga kamalian mo, at nagbabalik loob ka sa Diyos na tinatawagan mo. Napakahalaga niyon ng pagsuko, ng pagtanggap, at pagkilala
sino ka? Matuwid ka ba? Walang matuwid. Kaya't aminin lahat ng tao, may pagkakamali, may pagkakasala. Subalit, may pagkakamalit, may pagkakasala man nandyan ang Ama. Handa siyang tumanggap sa lahat ng makasalanan na nagbabago't magbabago dahil mga anak niyang mahal na mahal. Kaya't ang mabuting kaloob sa inyo, ang hinasik na marapat sa buhay niyo, na dapat makapagiging ginhawa, makapagdulot ng ginhawa, at huwag makapagdulot ng ligalig at dusa. Napakapalad ng mga taong pinagpala na, masaya pa sila, maligayang samasamang pamilyang payapa. Kaya kayong lahat na mga pinagpala, suriin ninyo, hindi ba dapat maging masaya kayo? At kayo namang wala pang pagpapala na palagay niyo'y mahirap kayo, huwag din kayong manindim sapagkat hindi naman sa bagay ang kasiya at kagalakan. Kundi, may kakayahan at wala, isa lamang ang paroroonan, kamatayan, kaya't mahirap at mayaman, katamtaman ang buhay, dapat huwag sayangin ang bawat araw, kailangan ng isip at damdamin, ilagak sa Ama upang payapay kamting. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nekkaramanihanam. Buhay ba ang Diyos? Sabi ko po kay Mother, bilang Mother of the House, kapatid, di ko matansya at di ko alam ang oras ko kung matatapos ako at makakahabol kung ano man ang kalooban ng Ama. Ngunit gusto ko makaabot ako sa gawain. Kaya kung ano man ang kalooban niya, maghari nawa na ako'y makatupad, makatalima, sapagkat hambing lamang sa pagkain niyan na kung saan ka nasisiyahan at nasasarap ang pagkain, gusto mo'y lagi mo siyang kainin, di ba? At doon sa pagkain, parang ayaw mo'y ayaw mo man lang tikman. Ang bahaging kaloob pong ito ng Ama'y hambing sa pagkain, hinahanap-hanap ko na hindi ako nagsasawa. Dahil kapag pinagsawaan natin ang pagtupad at pagtalima, wala na po sa damdamin natin ng maganda. Kung napipilitan naman tayo sa mga ginagawa natin, hindi rin tayo sasaya. Kung tayo'y parang nagpipilit lang sa sariling gawin, hindi rin tayo liligaya. Kaya't dapat lahat ng ginagawa natin, bukal sa kalooban, maging galak sa kalooban. Yaon nga ang may galak na tinanggap mo ang kakaloob sa'yo, na tinutupad mo at sinusunod mo. Dahil nasiyan ka, natuwa ka at naaliw ka sa mga gampaning tinutupad mo, na kung hindi naman sa nararamdaman mong ligaya at saya, maari ngang sukuan mo na. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya napakasarap ang maging maligaya. Kung inyong nasuri, ngayon lang nangyari yan. Doon sa dulo, dumampot. Kumbaga, hindi nga kayang unawain at hindi kayang tanggapin nang wala sa espiritu ng pagpapahayag at pagpapaliwanag. Ano ba ngayon ang buhay mo? Dati ka bang laging kulelat? Manalig ka, mauuna ka naman. Dati ka bang hirap na hirap ang dinaranas? Manalig ka. Maaring magbago't magkabaligtad. Lahat nga ay napaka-imposibleng nagagawa ng Ama. Kaya't kung kayo nalulumbay, manalig kayong may gala. Kung kayo nahihirapan, manalig kayong may kagaanan, kaalwanan. Kung kayo'y nasasaktan, manalig kayong lahat na yay may kaparaanan para gamutin at maghilom anuang sugat. At manalig kayo, lahat ay nakakalagan, may takda nga lamang na araw lahat yan. Pagharian kayo. Alam kong may magagawa abat ayaw ang Ama. Kumisan pagdampot mo, sumasama lahat. Ayaw naman bagda kay bumitaw. Sunod-sunod naman sila. Kumisan naman, iitsa mo, umiipit sa kamay mo. Kala nila sinasadya mo yaon. Alam kong may magagawa
ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Kung papano ang galing sa Taiwan ay nakarating dito, manalik kayong may imposible nga ba sama pagkalayo-layo man ang pinanggalingan mayabot sa inyo. Kaya't pagkahirap-hirap mambungkalin, manalig kayo, mapapaibabaw rin. Pagkahirap-hirap mangkamtin, makakamit din. Pagkahirap-hirap mang makita, mapapakita rin. Ay, Jesus banal na Ama, wala ngang imposible sa tuwina. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyo pong tandaan, may magagawa ang Ama. Bilang Apo Kunching, hindi ko na kayang baybayin ang mga iba't ibang kaganapan sa buhay ng tao. At ito po ang nagsisilbing tibay tatag lakas sa aking pagkatao kung bakit nakakayanan ang mga pinagdaraanan. Na kumisan, akala ko yung pinagdaraanan ko na ang mahirap. Subalit kapag may dumulog sa'yo, mas mahirap pa pala ang sa kanila. Akala ko, pinakamabigat na yon. Pero kapag sinuri mo at may dumulog muli, mayroon pa palang may masigit. Totoo po yan. Iba't iba ng kaganapan, iba't ibang istorya na iba't iba na nakakapakahiwag at hindi kayang liripin ang isip. Katakataka, nakakapagtaka, napakahiwaga, napakahirap unawain, napakahirap tanggapin kung magkamisan. Ngunit, bakit nga ba nangyayari ito? Yan ang patutuo, daigdig nga, mundo nga ng tao. Subalit kung mundo lamang ito ng Ama, at tunay na siya, at dito'y mga anghel nang nakatira, walang ganito sanang kaganapan sa lupang ito. Kaya nga't pinababa na lang mga tao, pinagbabago ang mga tao, upang maging isang maganda at mabuti ng sanlibutan. Lamang, ayaw makinig ng tao. Ayaw sumunod ng tao sapagkat nakasisilaw ang ginto, nakaakit ang ginto, nakaakit ang bagay. Kaya nga, napakalakas ng hatak ng sanlibutan, napakalakas ng hatak ng laman, napakalakas ng hatak ng katawan, ngunit may lakas din
na dapat pakinggan kayo kung sinong dapat unahin. Nang sa gayon, huwag manaig ang damdaming tao, ang kaisipang pagkatao, manalig magtiwala sa totoong magbibigay sa inyo ng liwanag ng buhay. O mga minamahal, sadyang ang kahirap paniwalaan, masasabi mo sa isang lingkod, tagapangaral ka at nangangaral ka, nagbibigay ka ng liwanag, bakit buhay mo'y ganyan? Bakit nagkakaganyan ang buhay mo? Sadyang ang mahirap liripin at isipin at napakahirap suriin. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Ngunit para hindi kayo mahirapan. Ngunit para hindi kayo mahirapan. Ngunit bakit at para hindi kayo mahirapan? Masdan nyo ang nakapako sa krus. Masdan nyo ang nakapako sa krus. May kasalanan ba iyan? Nagkasala ba iyan? May pagkakasala ba iyan? May kasalanan ba iyan? Bakit nakapako iyan? Kaya't napakahalaga ng larawang iyan. Kung magninilay at magtatanto lamang ang tao, napakahalaga ng larawang iyan, hindi para sambahin mo, kundi magnilay ka, magbulay ka tao. Bakit may nakapako diyan? Bakit may napako? Dahil sa kasalanan mo, dahil sa kamalian mo, dahil sa pag-iisip mo, dahil sa damdamin mo, kaya't patuloy mo bang bibigay ang pagkakapako? Mag-isip ka ngayon, magnilay ka ngayon. Kung tunay kang tumatawag na Panginoon ko at Diyos ko, pagaanin mo naman, magpagaan ka naman, at pagagaanin niya rin ang iyong damdamin. Paalisin niya rin kung anong mabigat para sa iyo. Ipaparam niya rin kung anong mahirap para sa puso mo. Iaalis niya rin kung anong nagpapahirap ng isip mo. Nang sa gayon, maramdaman mo't mapatotohan ang sikapiling mo, tanggapin mo naman. Huwag kalahati, huwag kapiranggot, buong-buo. Nang maramdaman mo, kapiling kasama mo, ang tagapagligtas mo, kilalanin mo lang, may liwanag lamang na mapuhap ka nang maunawaan mo, naghirap din sa'yo, nahirapan sa'yo, kaya't huwag kang magpasakit ng buong buhay mo. Kundi patuloy mong namnamin, may kasama ka, may kapiling ka, nahirapan para sa'yo, huwag mo nang pahirapan loob mo, kilalanin mo lang, tumanggap ka lamang, kasama mo sa paglalakbay sa mundong ito. Espiritu Santo, kapiling niyo tao, magnilay at magbulay, magtantong ganap kayo, sino nga bang may gustong mahirap at may sakit? Wala kahit isa. Ngunit, kung walang magkakasakit, sino ang lalapit na matuwid? Kung walang naghihirap, sinong sasambit? Diyos ko, palayain mo ko sa hirap ko sakit. Ngunit ilan ang dumudulog, ilan ang dudulog na sa puso nila'y totoong pagsambit, totoong pag-ibig, bukal sa puso ang pagmamahal na nararamdaman mula sa Ama o mula sa sanlibutan baga at kabisig mo ba'y siya? Magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Alalaumbaga, sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala ka inyong kamtan, kung walang magpapakasakit, kung walang magbibigay galak, kung walang magbibigay lugod, kung walang magbibigay ng buhay, kung walang mag-aalay ng buhay, sino kayo't ano kayo, saan kayo't paano kayo. Ngunit, dahil may naglagak, dahil may nagkaloob, dahil may tumanggap, malaya kayo, may patutoong kasakasama nyo, kaya tanggapin nyo nang makamtan nyo ang kaluwal hatian. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, hindi kayang talastasin, tarukit liripin ng mga katauhan damdamit kaisipan. Yaw sa akin niluwal, tinuran kong mainam, kaya't inyong pagnilayan, sanda ko sa isip at kaloban nyo, amay nananahan. Pagharian kayo, mga mahal ko, nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam.
Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ay, kapag sinuri mo nga paano mo ang nakakaya yung ginagampanan mo, at wala ka nang dinudulog at idudulog, kundi sana'y maunawaan ka ng mga pamilya mo at maunawaan ka ng mga nagmamahal sa'yo kung papaano ang gampanin na kung may pagkukulang sa kanila, ang Diyos nang magpuno. Yan po ang sa tuwina, dulog at panalangin ng mga nagsusumakit maglingkod. Sapagkat iba't iba isip ng tao, iba't iba damdamin. Paano mong hahatulat huusgahan ng kapwa mo na sasabihin mong, ebat siya. Oo nga naman, ebat siya. Kung ganyan lahat ang pag-iisip ng tao, sino magpapakatotong magbabago? Dapat hindi gayon. Kung nais mong magbago, ibahin mo sarili mo at maiba ka, matwid mong tahakin ang landas ng katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Tayo na, mga mahal ko, umuwi kayong may galak sa puso nyo. Liwanag ay maghari at manguna sa inyo at makamtan ninyong ganap ang pag-ibig na matapat upang patuloy kayong magsumakit magsumikap ang may kamtin ninyong ganap. Pagpalain kayo, mahal na mahal tayo ng Ama. Wika nga ng Kristong nakapako. Huwag patuloy ipako, kundi patuloy niyong namnamin sa isip, damhin sa isip, kilalanin sa isip, papasukin sa loob. Pagpalain kayo. Tayo na, mga mahal. Pwede po ba ng bendisyon? Tayo'y uuwi na. Pagpalain kayo.